guys! Welcome dito sa Rizal Taro. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collection. Your energy at this time, energy ng viewers, ang kukunin. Wow! Set of Swords in reverse and Two of Cups. Recover ka na sa pain or from being betrayed. Wala na yon yung pain sa'yo. Parang ready ka nang magsimula ulit ng relationship or partnership or union, no? To be in a union with someone or maybe to be in a union with your past person kasi napag-forgive ka na, na-release mo na, natanggal mo na yung mga pain na wala na, no? Natanggal na yung pain, yung sakit na na natamo mo. Maring emotionally, no? Sa karmic mo, sa ibang tao, ganun, hindi ka na nasasaktan. Yan. That's why you're ready for a union. So, ano pang energy mo yun? Okay. Ace of Wands and Eight of Wands in reverse. Parang, kung meron nang aatake sa iyo, guys. Kung meron mga nagsisend, ang tumalang sinesend nila na hindi na dumidiretso sa iyo eh. Ano yung sinesend nila sa iyo? Ah, guys! Tama nga. Ano to? Mga negative energies or basta yung ginagawa nila na mga harm, no? Kasi the magician to eh. Yung parang energy manipulation, mga ganun, negative energies, black energy siguro, mga ganyan, siguro yung sinasend nila sa'yo, eh, hindi dumidiretso sa'yo eh. Ano yan? Bumabalik sa kanila yung sinasend nila sa'yo. Ay, bumabalik sa kanila, guys! Maring may nagdidepensa sa'yo, may nagpuprotekta sa'yo. Ano nagpuprotekta sa'yo, ang hindi? Hindi. Ano nagpuprotekta sa'yo, God? Ayun, God, ano po protekta sa'yo? Para magtagumpay ka. Siguro may mission ka, may purpose ka. Kung kaya pinuprotektahan ka. At siguro mabuting tao ka naman. No? Kung kaya pinuprotektahan ka from their attacks. Ano yan? Mga siguro psychic attacks. Mga iba-ibang attacks siguro yun. No? Kung ano man yung attack na yan. Sa mga, yung mga sinesend nila sa'yo. May sinesend sila sa'yo, yo. Pero hindi nasesend sa'yo. Ang nangyayari, bumabalik sa kanila. May sumasalag. Yung God ang sumasalag. Binabalik sa kanila ng God. Matawa to mga ano na to? Mga magician yung energy. Ay, nako. Parang mga witches na mga ganyan. Huh? Yung God ang sumasalag. Pinoprotektahan ka ng God. Baka nilagyan ka ng God ng protection. Sa attacks ng mga kadalasan magkukulang, basta gumagawa ng witchcraft. Anong witchcraft yung ginagawa nila sa'yo? Black magic. Tingnan natin. Hindi. Ano yan? Any type of sorcery or witchcraft yung ginagawa nila. Any type of sorcery, mukhang iba-iba, guys. Yung black magic kasi isang klase lang yan eh. Iba-ibang klase yung ginagawa nila sa'yo. Tingnan mo. Eh, depensa ka ng God kasi masama gumagawa niya, no? Masasama eh. Ibig sabihin niyan, siguro chosen one ka. Chosen one ka ba kung kaya pinoprotektahan ka ng God? Kung kaya siya ang nadidepensa sa'yo? Hindi. Ano ka, sugo ka ba kung kaya dinidepensa ka ng God? O, mare. Pahalang siya, guys. Pwedeng sugo ka. Huh? Pahalang pa yun, pero pwedeng sugo ka. Or else ay mabait ka kung kaya pinoprotektahan ka ng God. Mabuting tao ka. Pwede din na mabuting tao ka. Pwedeng, o kaya ay uh,
ikaw yung nasa tama, no? Ikaw yung nasa tama. Ikaw ang nasa tama kasi sila kasi maskim sila, masasama sila kasi. Ma-evil kasi yan eh. Basta gumagawa ng mga ganyan. Anong kadalasan na reasons naman yan? Inggit, no? Inggit na naman yan, guys. Inggit! Inggit kung kaya lang sila gumagawa ng witchcraft eh. Kasi naiinggit sila sa iyo. At sa iba siguro. Maring isa ka sa pinipisti nila kasi naiinggit sila sa iyo. Ismeo, inggit yan. Tapos iraso nila na masama ka daw, na mayabang ka daw. Eh, kung confident ka lang naman, hindi ka naman nagyayabang. Iba yung confidence sa yabang. Diba? Iba yung confidence sa yabang. Iba yung confident na person sa nagyayabang. Iba yun. Magkaiba yun, guys. Ano ka ba? Mayabang ka ba? Mayabang ka ba? Hindi ka mayabang eh. Hindi. Confident ka ba? Yun, confident ka. Oh. And strong yung personality mo. That's why, naingit sila sa'yo. Basta confident ang tao. Madami na irita dyan. Parang, ng mga masasamang tao. Kagaya ng mga yan. No? Nga lang. Alas nila at ang kinalaban nila ay nasa tama. Kasi sila maling-mali talaga. Pati yung rason nila naingit sa'yo, maling-mali talaga sila, guys. So, ano ang message ng person mo sa'yo kung meron kang person? I want to be more than friends. Ayun ang sabi niya. So, maaring yung status nyo ngayon is parang friends lang. Or else ay tingin niya tinatrato mo siyang friend. Or parang friend na lang kayo kasi nag-break up kayo kung past person mo man yan. Mga ganun ba? Lalo na kung hindi naman kayo nagtaniman ng galit talaga. No? Na nagpatawaran na kayong dalawa. Ganun. Pero sa union, guys, you're ready for a union. Maybe with that person. Sino yung person na magkakaroon ng union sa inyong dalawa? Sino yung person na yan? Guys, ito yung person na magkakaroon ng union. Past person mo eh. Nag-iwalay kayo nito. Nagkalabuan, nagkalayo yung loob ninyo sa isa't isa. Parang nag-split, no? May pag-iwalay eh. Or hindi na kayo magkasama, hindi na kayo okay sa isa't isa. Kilala mo na siya. Alam mo na kung sino yan. Yung tao niyan. Nag-past person mo yan. So, parang matagal mo na siyang kilala eh. May nakaraan sa inyong dalawa. Yung tao na yan. Ano yung, para may mga nalaman ka na din about sa kanya o maybe sa connection yung dalawa. Kasi, the moon in reverse. So, ano pang energy mo? Burning on my skin, it turns me on again. Santa wants in reverse and and the hermit. Nag-heal ka ngayon. And meron ka mga nire-release na baggages. Or burden, negativities, mga ginawa. Siguro mga ito. Yan. Mga natatanggal yan sa'yo. Parang nagsalisan sa buhay mo. No? Nare-release yan. Yung mga baggages na yan. Mga harmful energies na mga pinagsisend na mga ingitirong gumagawa ng witchcraft. Iba-ibang klase ng witchcraft yun, guys. Ha? Hindi lang black magic. Kung ano man yan. Ano pa ang dapat mo malaman? You're strong, no? Full of strength, oh. You're stable, secure, in your own power. And para bang no one could harm you. Para shielded ka. Kasi pinaprotektahan ka man ng God. Ang ganda. And with the strength here, you're brave and bold daring kasi sun energy din naman ito, no? The strength eh. So strong yung sun dito. Ano to? Leo, no? Leo na card. And parang ikaw yung
kinakatakutan. They fear you. Natatakot po mga to sa'yo ngayon. Yan, yung mga magician na yan. Hindi, hindi sila natatakot sa'yo. Pero matatakot na yan sila sa'yo. Oo, matatakot na yan sila sa'yo. Kasi ayun, ganyan lang yung energy mo yun. Baka bago lang, mag-heal ka na eh. Na-release mo na yung bugs. Yan, matatakot na yan sila sa'yo. At bumabalik na nga sa kanila guys. Kung kayo matatakot yun sila kasi binabalik na pa sa kanila. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga guys. Huwag ka ganyan, no? So, I'm happy for you. Kasi parang justice na din yun sa ginagawa ng mga ingitira at mga ingitirang tao sa buhay mo. Mga magkukulam o hindi lang magkukulam ang tao dyan, witches na no? Kasi gumagawa ng witchcraft. So, iba-ibang klase ng witchcraft. Hindi lang kulam, isang klase lang yung kulam na yan eh. So, iba-ibang klase ng witchcraft yan. Kung ano-ano pa, may mga pag-summon pa siguro na kung ano-ano mga sing-summon nila. Para mag-work. Kung hindi mag-work yung isang estilo ng witchcraft, hanap naman sila ng iba. No? Baka may libro sila o kung ano man. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan, na magkakaroon ng union sa inyo, na ready ka na for a union with that person. I feel you even though we are apart. So, nafe-feel ka niya, nararamdaman ka niya, kahit na magkalayo kayo, kahit na magkahiwalay kayo yung dalawa. Oh, kahit magkalayo kayo yung dalawa, ganun. Oh my gosh. Message ng angels for you. Message ng angels for you. Emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. So, nag-heal ka nga ngayon guys eh. Oh, may mga nire-release ka din mga negativity, baggage, burden, mga sinent ng mga to siguro. At yung mga negative emotions. Kung ano man yan, mga baggage na nagpabigat sa'yo. Parang ang bigat, no? Nang-harm sa'yo o na nagpapabagal na maging productive ka, mag-improve, o mag-succeed in life. Mga ganun ba? So, yan ang mga nire-release ng katawan mo, ng nire-release, natatanggal sa'yo ngayon, no? So, yan. So, habang nag-heal ka daw, no? From old emotional pain, yung puso mo, you receive new blessings. So, ma-receive mo daw yung blessings, no? And love. So, yan na yun. You know, mukhang it's a true love, no? And or meant to be. You're meant to be. Meant kayo para sa isa't isa. Kasi ano to, Six of Cups, ibig sabihin meron talaga kayo soul connection or you have the same path. Pero mukhang may challenges lang o may mga pinagdaanan lang din yung connection ninyo. Or maaring may nanabutahi o kung ano man. Ang nangyari kung bakit parang magkalayo, no? Nagkalayo kayong dalawa. Ano ang feeling sa'yo ng person mo na to ngayon? Yung magkakaroon ng union sa inyo. Ay, hindi siya defensive, guys. Hindi na siya defensive. Ano pa? Hindi na siya takot, no? Hindi kagaya ng dati siguro takot yan. Kasi in reverse na to eh. So, ano pa? Hindi niya na nire-resist pa na maybe to be with you, to be in a union with you again, ganun. Ano pa ang feelings ng person mo na yan sa'yo ngayon? Oh, feeling connected siya sa'yo guys, oh my gosh. Oh, the high priestess. Sama tong dalawang to. Parang so driven yung person mo na to eh. Nararamdaman niya talaga yung soul connection ninyong dalawa. Ayun o, nafe-feel ka nga daw niya. Nararamdaman ka niya. Siguro nafe-feel ka energetically, yung intuition niya, nasi-sense ka niya, no? Maraming intuitive yung person mo na yan. Talagang gustong-gusto ka niyang i-pursue. Nandun yung drive and focus niyan sa'yo eh. Kasi gustong-gusto ka niya yan. So, yan. Ito talaga, ito yung nasa taas eh. So, ano yung iniisip ngayon ng person mo? Ano yung inaisip niya? Marami. Marami siya iniisip. Silang hinayang sa'yo para hindi, kung may gagawin man siyang move, hindi masayang. Hindi useless, no? So, ano yung isa sa mga iniisip na sa'yo? Person mo.
ang bumalik sa iyo. Ano pa? Madami daw siya iniisip. Ang mag-effort sa iyo continuously. So ano pa? Ang magsimula ng relationship na stable na magsama na kayo. Oh. Na maging isa na kayo. Na mangyayari na yung destiny, kung tawagin na, mayroong will of the years, you know, kung ano yung nakatadhana. Feeling na person mo nakatadhana kayo sa isa't isa. Yes, yun ang nag-cloud sa isipan niya, na feeling niya talaga kayo ang nakatadhana sa isa't isa. And then, na magkakaroon pa ng new beginnings sa inyong dalawa, kahit na naghiwalay na kayong dalawa. Oh my gosh. Ayan o, yan talaga sa isip niya at sa damdamin niya. Yan ang nafe-feel niya, yan ang tingin niya din. Na nakatadhana talaga kayo sa isa't isa, guys. Na magkakaroon pa ng reunion, yung beginning, rebirth. And mabubuo kayong dalawa, ganun. You will end up together. Para ikaw ang kukumpleto sa kanya pag nagkaroon ng reunion sa inyong dalawa, full of desire yan sa iyo, guys. At the same time, parang nakakaramdam siya ng pain sa puso niya. Dahil siguro gustong-gusto kanya mapangasawa at dahil meron mga blockages, kung ano man ang reason pa kung bakit siya nakakaramdam ng pain sa puso niya. Gusto niya mag-invest sa'yo ng tuloy-tuloy, o gusto niya umatake, i-pursue ka talaga. So driven yung person na yan, and maging a good provider sa'yo, mapangasawa ka niya. Ano pa? Ayun o, may offer yan sa'yo, guys. Mag-reach out yan para magkatuloyin kayong dalawa, para makabuo na kayo ng pamilya nyo. Oo, para maging isa na kayo, para ma-unite na kayo. Oh my gosh. Para, ayan, para mag-healing puso niya, para, ayan, magkaroon ng alignment sa inyong dalawa. So, ayan, para maging masaya na siya, happy na siya, contented kasi nandiyan ka na, kalmado na siya, kampante na siya kasi nandiyan ka na, parang hayahay yung buhay niya, no? Ano to, upright ba to? Tingnan ko, in reverse actually. Ayun, kung matagal na hindi ito nag-take ng action sa'yo, sa wakas, papakawalan nyo na yung sarili niya from stagnancy. So, ayan. And we have here this, the High Priest. What's with the High Priest? Ay, mukhang pinatenga talaga ng sa itaas, no? Yung sa itaas, anong patenga? Yeah, na merong lumayo pa that time kasi ibig sabihin pa din yung God kasi nga maaaring hindi pa divine timing at that time. Yes, kasi hindi pa divine timing at that time. Parang may naguguluhan pa, meron pang may isa pa sa inyo na maaaring may addiction pa, mga ganun ba na, o na dapat i-release o matanggal, or maaaring na-influensya ng evil energy, mga ganun, or evil. Oh yeah, meron nga na kailangan mawala muna sa ganun. Oh, na ma-drive away yan, no? Na kumaga, yung maging strong na yung na-influensya, maaaring ikaw o yung person mo, o both of you, na pinatibay mo na kayo, na pinalakas mo na kayo na sa ganun ay hindi na kayo ma-tempt ng mga ganyan, hindi na kayo, kumbaga, hindi na kayo maging vulnerable sa ganyan, sa mga evil forces. And the Empress is here. Na sa ganun hindi na ma-resist na ninyo yung mga temptation, yung mga kumbaga, hindi na kayo ma-distract pa. Na sa ganun ay alam niyo talaga kung sino yung gusto ninyo, no? Kung sino talaga ang gusto niyo makapiling. Parang pinarealize din sa inyo mismo ng God kung gaano kahalaga yung isa't isa sa inyo. And merong Empress dito. Maring ano ba to? Upright ba tong Empress na yan? Parang in reverse siya. In reverse yan. In reverse.
Kasi hindi pa kayo aminado sa feelings nyo talaga dati. So, para matukoy nyo kung sino talaga yung gusto nyo makasama. O kung sino talaga yung the one. So, ayan. Natukoy nyo na kung sino yung the one. Kung sino sinasigaw ng puso at damdamin nyo. So, ayan guys. So, ito na lamang for collective readings. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please subscribe. At huwag rin nyo kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po. Paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.